para po sa mga kasunod na kabanata ng channel na ito, pakiclick lang po ang subscribe button. Salamat po. Ang pagtatangka ni Tirona na lukohin ang kasaysayan. Enero Adyes, taong 1930, ay lumapit kay Angel Arrigo, isang notaryo publiko, ang ilang kalalakihang nagpahayag ng isang sinumpaang salaysay o affidavit. Ito ay nagngangalang sina Victor Samaniego, Hugo Arceo, Leoncio Jimenez, Francisco Pigores, Emiterio Balyada, Victoriano Monzon, Patricio Nabilio, Pedro San Gabriel, Nicolas Ramos, Estanislao Clamor, Hilarion Gumabe at Reynaldo Valera, na ganito ang sinasabi. Kaming nakalagda sa ibaba nitong kasulatan, may mga katampatang gulang, mga balo ang iba at ang iba naman ay may asawa, na nagsisipanirahan sa munisipyo ng Rosario, may sa Nobileta, may sa Tansa, may sa General Trias at may sa Kawit, lalawigan ng Cavite. Pawang nakilahok sa himagsikan noong 1896 at 1897 laban sa pamahalaang Kastila at gayon din naman sa himagsikan laban sa pamahalaang Amerikano ng mga taong sumunod. Sa kasulatang ito ay malaya naming sinasaysay ang aming mga natalastas, pawang katotohanan at siyang tunay na nangyari na itong mga sumusunod. Noong mga ngalahati ang buwan ng Nobyembre 1896, si Andres Bonifacio at ang kanyang mga kasama ay dumating dito sa lalawigan ng Cavite. Nagtuloy sa bayan ng General Trias na noon ay Malabon, luklukan ng pamahalaang magdiwang, dakong kanluran ng Cavite. Natanto ni Andres Bonifacio na mayroon pang ibang pamahalaan na ito'y ang pamahalaang Magdalo sa dakong silangan. Minarapat niyang anyayahan ang mga puno ng dalawang pamahalaan na pag-isahin lamang ang pamahalaan upang malubos ang pangangasiwa sa himagsikan. Ang mungkahing ito ay sinang-ayunan at pinagkasunduan ng mga pinuno ng dalawang pamahalaang tumawag ng pulong na ibinaos sa bahay hasyenda sa Tejeros, may 3 kilometro ang layo sa bayan ng Malabon. Ginanap ang nasabing pulong sa bahay hasyenda ng Tejeros buwan ng Enero 1897 at nagsidalo ang mga puno sa kinatawan ng lahat ng bayan ng lalawigan at mga taga-ibang lalawigan na nakikampi sa Cavite. Nangulo sa pulong na iyon ay si Gat Andres Bonifacio at ang kalihim ay si Gat Artemio Ricarte. Nang matapos maipahayag ng Pangulo na bukas ang pulong, kapag dakay pinaglipunan ang pangangailangan na itatag ang isang pamahalaang bago at ito'y pangangalan ng Haring Bayang Pilipinas o Republika Pilipina. Isininod na pinag-usapan at pinagkaisahan ding gawin ang paghahalal ng mga mamumuno sa bagong pamahalaan. Idinaos muna ang paghahalal nang magiging pangulo ng Haring Bayang Pilipinas. Pinagkaisahang mahalal si Ginoong Emilio Aguinaldo, taga Magdalo. Ginawa ang paghalal ng magiging Kapitang General en Jefe. May nagmungkahi kay General Ricarte at may nagmungkahi kay General Santiago Alvarez. Nagkaroon ng maraming boto si General Ricarte at ito ang nagwagi. Isinunod ang paghahalal ng magiging Direktor de Guerra. Naging kandidato si Ginoong Emiliano Riego de Dios, Ariston Villanueva at Santiago Alvarez, pawang mga taga-magdiwang, at si Ginoong Daniel Tirona, taga-Magdalo. Nagkamit ng maraming boto si Ginoong Emiliano Riego de Dios at siyang nahalal na maging Direktor de Guerra.
ginanap ang paghahalal ng magiging direktor de Hacienda. Naging kandidato sina Ginoong Mariano Trias, Diego Mojica, taga-Magdiwang, at si Ginoong Baldomero Aguinaldo, taga-Magdalo. Nagkaroon ng maraming boto si Mariano Trias at siyang nahalal na direktor de Hacienda. Idinaos naman ang paghahalal ng magiging direktor del Interior. May nagpalagay kay Gat Andres Bonifacio, Mariano Alvarez, Pascual Alvarez, Pawang Magdiwang. Iminungkahi ni Ginoong Daniel Tirona ang kandidatura ni Ginoong Jose del Rosario, taga Magdiwang din. Biglang may nagsalita at hiningan si Ginoong Daniel Tirona ng paliwanag ukol sa pinagbabatayan ng kanyang mungkahi. Si Ginoong Tirona ay nagsaysay na ang tungkuling direktor del Interior ay lubhang mahalaga at maselan, na kaipalay hindi lamang sa loob kundi mangyayaring manunungkulan din ukol sa labas. At dahil sa si Ginoong del Rosario, ayon kay Ginoong Daniel Tirona, ay hindi lamang nag-aral ng batas pang loob, kundi gayon din ang panlabas at abogado. Kaya saganang kay Ginoong Tirona ay ito ang dapat hirangin na humawak ng ganoong tungkulin. Ginawa ang halalan at ang nagtagumpay ay si Ginoong Jose del Rosario. Kinabukasan ay ginawa ang panunumpa ng lahat ng nahalal sa bahay hasyenda sa Tansa. Kung mumulay-mulayin na noong panahon ng himagsikan ay lubhang nag-aalab ang loob ng lahat, at sa munting dahilan ay maaring ipanganib ng buhay, ay nakikilala ni Ginoong Daniel Tirona na ang gawang paglapastangan sa kapwa ay ikipag-aanyaya ng kanyang buhay, sapagkat talus niya na ang buhay noon ay natutulad lamang sa buhay ng isang manok na kahit putulan ng lieg ay walang nakakapaghabol, ay hindi mapaniwalaan na si Ginoong Daniel Tirona ay gumawa ng malaking kalapastanganan kay Andres Bonifacio. Kaming nahaharap din sa pulong sa Tejeros ay wala kaming makitang anumang sigalot. Nagpahayag ng kanikanyang katwiran ang nagsipagsalita at tahimik na natapos ang pulong. Ang pulong sa Tejeros ay idinaos ng buwan ng Enero ng 1897 at hindi buwan ng Marso ng nasabing taon, gaya sa sinasabi ni General Ricarte. Sapagkat ng buwan ng Marso ngayon ay ang ating mga kawal ay kasalukuyang nakikipaghamok sa mga kawal Kastila sa bayan ng Silang, Sapote, Ligas, bayan na sakop ng Bacoor, at Molino, nayong sakop ng Imus, ay hindi nga makakahiwalay ang ating mga mamumuno sa ating mga kawal na nahahanay sa mga trincherya, at ipapanganib na baka masubukan ng mga sikreta ng kaaway. Hindi na marahil kailangan pang ipunto ni Simoun Bilibit ang bawat kamalian ng sinumpaang salaysay na ito upang ibasura ito sa kabuuan. Matatagpuan ang sinumpaang salaysay na ito sa seksyong appendix sa libro ni Agoncillo, The Revolt of the Masses, na maging siya ay tinawag itong walang saysay o basura. Pero ang ipupunto lang ni Simoun Bilibit dito ay ang sagad na kawalang hiyaan nitong si Daniel Tirona na nagtangkang lokohin ang kasaysayan sa pamamagitan ng ganitong lantay na kasinungalingan. Sabihin na lang na ganito ang naging pag-uugali ng mga edukadong tao noong panahong iyon na nag-akalang sobrang tanga ang ordinaryong mamamayan na hindi nakapag-aral o walang kasanayan sa mga gawain o prosesong legal. Pansining sa ganitong paraan isinagawa ang maraming katotohanan ay itinago at tinakpan
Maraming dangal at karapatan ang inapi o niyurakan. At laksalaksang lupain ang nakulimbat o nakamkam. Sa halip na sa kapakanan ng sambayanang ginamit ang kanilang karunungan, ay sa pansariling kapakanan at ganansya ginamit ang kanilang talino at galing. Hindi po ito ang inasam ng mga tagapagtatag at ng mga nagpunyagi sa katipunan ng mga anak ng bayan noon at sa habang panahon ng bayang ito. Isipin po ninyo iyan. Susunod pong kwentong pangkasaysayang ganito, i-click nyo lamang po ang subscribe channel. Salamat po.